Hi mga kasari, welcome back sa aking channel. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Ano ba ikukwento ko? A konting background na lang siguro ng aming sari-sari store. What do you think? Paano kami nagsimula, kailan, at ilan yung naging puhunan. So yun kaya na. Magkukwento lang ako ng konting background dito sa aming sari-sari store. Itong sari-sari store na ignoring ko ng parang kapatid. Talaga, yung feeling na parang kapatid. Kasi ito yung tumulong sa amin na makapagtapos ng pag-aaral. Siya yung nagpatapos sa amin. Tatlo kami nag-aaral ng college. Yung papa ko, ako, at yung kapatid ko. So, sobrang laking blessing talaga tong sari-sari store namin sa amin, sa pamilya namin. So ano po, parang in partnership din yan sa mama ko, na sobrang na-amaze din ako sa ano niya, sa tiyaga, sipag at tiyaga niya na gumising ng maaga. Usually yan alas 3 ng umaga at natutulog ng 12 a.m. which is hindi masyadong advisable kasi yung health mo naman yung makukompromiso. Pero buti na rin nga din na maaga siyang nag-retired. Retired na siya sa pagbabantay ng tindahan namin kasi nga ako na yung binigay niya na sa akin. Ako na yung totally na pinamanage niya dito. At dahil kasi, dahil din po nagkasakit yung father ko, 2013 yun. So, kailangan niya ng bantayan ang papa ko. At so, yun, nakapag, doon na sila sa bahay nila nakatira ngayon. Bahay na naging katas din ng sari-sari store na to. So, yun po. Nag-start po yung sari-sari store namin, 1993. Yung ginawa ng mama ko, yung budget nila sa pang araw-araw, instead na ilagay niya sa kusina, naisipan niyang i-display muna sa isang maliit na area na nakikita ng mga kapitbahay niya. So doon nagsimula ang tindahan namin. So nung ang papa ko kasi nagtatrabaho noon sa munisipyo, so yung sahod niya ginagawa ng mama ko. Sa tuwing sasahod po ang papa ko, binibigyan niya agad sa mama ko yon. At binibili naman ng mama ko ng mga paninda niya. Kasi yung mga kapitbahay namin noon na nagsisimula ng mag-request ng mga ibang items, ganyan. So doon lang po nagsimula. So hanggang sa pinaikot ng mama ko ng pinaikot yung puhunan niya. Kasabay ng sahod din, sa tulong ng sahod din ng papa ko. So di na namamalayan, unti-unting lumalaki, nag-e-extend. So yung pag-e-extend ng tindahan natin, yan yung isang sign na medyo kumikita ang tindahan mo o tindahan natin. So yun, nag-start na nag-extend. Habang lumalaki ako, nakikita ko din yung improvement talaga ng store namin. Kasi naman, nagbabantay din ako noon. Isa din ako sa taga-kain dito. Yun. So ngayon, relate naman din ako sa mama ko kasi may anak din ako na parating kumakain dito, humihingi sa akin. So yun. Kasi kami noon, ang problema ang mama ko dahil habang nagbabantay, panay kain. So yun. Pero okay lang. So nangyayari, nag-extend. Dati yung bike case namin na Coke, mga soft drinks nasa sala namin nakalagay, yung mga bigas namin nasa sala. Tapos yun, dahan-dahan nakikita namin yung improvement. Kailangan nang i-extend ng mama ko na naman para lagayan ng mga inumin, mga tanduay, mga ganyan, mga soft drinks. So nagmawa siya ng bodega. Tapos
nung tumagal, nung dumadami na yung ano mga suki niya, minsan nagbibigay siya ng discount pag by dozen. So yun yung ginagawa niya. Yun yung style niya kung sa pagpapadami ng customer niya. At saka pagbibigay niya rin ng mababang presyo sa kanyang mga paninda. So hindi din to lalaki ng ganito, kung hindi naman din to kalakihan, pero okay na rin, okay na siya para matustusan yung mga pangangailangan namin, yung mapag-aral kami, yung pang-araw-araw na kinakain namin, at saka yung mga binibili din namin sa sarili namin. So yun po. So hindi to mangyayari kung hindi dahil sa sipag ng mama ko. Kasi sobrang ano niya talaga, dedicated niya talaga sa tindahan na to. Kasi hindi, sabi niya, kwento niya pa sa amin, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. So dito na lang daw niya ibibigay yung parang best niya daw. Kasi gusto siyang pag-aralin ng papa ko, ayaw niya na. Gusto niya, ayaw niya nang mag-aral. So sabi niya, dito na lang daw siya mag-focus sa store. At hindi naman din siya naging failure kasi napalaki at napalago niya din talaga. Pero mga kasari, kung may mga ups po na naranasan ang mama ko, may panahon din na sobrang down. Sobrang down din talaga. Kasi dumating kami sa point na sabay kami nag-aral. Ang papa ko, ako, at ang kapatid ko. Sobrang nahirapan yung store namin. Akala nga namin hindi na makakabawi. Akala namin na sa amin magkakapatid. Ay, kami, dalawa lang kasi kami magkapatid. Akala namin yun na yung ending ng ano, ng sorry store namin. Pero sa isip pala ng mama ko ay sobrang positive niya. Kahit na ang dami niyang utang, ang dami niyang binabayaran, is still hindi siya nawala ng pag-asa at mas lalo niyang pangsinipagan. Doon na yung time na yun na gumigising siya ng 3 a.m., natutulog ng 12 a.m. So yun po, nakita din namin yung effort niya. So kami, medyo at that time, medyo tamad-tamad pa kami noon. Minsan lang hindi kami gumigising ng maaga. So nung time na binigay ng mama ko itong store na to sa akin, ay nagdadalawang isip siya at first kung kaya ko ba. So yun, kasi hindi nga ako gumigising ng maaga noon. Pero kwenta ko naman din kung paano nag-start napunta sa akin tong store na to. Noon nasa Dubai ako as private nurse. Nurse kasi yung tapos ko. So doon bigla na lang na-realize ko na okay ang pagne-negosyo, okay ang pag-manage ng sari-sari store. So noon tumawag ako sa mama ko, kwentuhan kami, sabi ko, "Ma, pag-uwi ko diyan, pwede ba ako na ang mag-manage ng store?" Eh sobrang saya din ng mama ko kasi matagal na gusto ng papa ko na mag-stop na magtinda ang mama ko. Kaso nasasayangan po siya kasi ang laking din naman talaga yung naitulong ng sari-sari store na namin sa amin. So ayun. Tapos mga after a month, nagkasakit ang papa ko, so pinauwi ako ng mama ko. Leave lang yung hiningi ko dun sa employer ko dun sa Dubai. Tapos pag-uwi dito, yun nangyari, natakot ang mama ko baka hindi niya kayang i-handle ang papa ko. So gusto niya na huwag na akong bumalik sa Dubai. So dun, so yun po, 2013 yun nung pag-uwi namin galing Cebu. Dun kasi na confine ang papa ko. So pagbalik namin dito, ako na talaga yung nag-manage nito. So ang nangyari, binigay na ng mama ko sa akin. Tapos nung 2015, nagpakasal ako sa aking husband. Ngayon mag-ano na kami, yung 7 years ko nang na-manage itong store na to since 2013. 7 years ba? O mag-8 years. Tapos, nung 2015, nagpakasal ako. At dun, so yung kwento naman namin mag-asawa sa pagpapatakbo nitong sari-sari store namin ay medyo nahirapan din kami at first kasi siguro dahil nanibago sa lifestyle, nag-a-adjust,
At dahil na rin sa may mga medyo hindi pa matured na mag may mga ano kasi kami, may mga na investment na minsan dead investment pala. So yun, doon kami nahihirapan i-handle. So siguro adjustment period yun siya. Hindi din pa talaga totally matured para mag ano, maghawak at mag-manage ng ano, sari-sari store o maghawak din ng pera. Kasi andun pa rin yung parang teenager life lang. Yung feeling mag-enjoy muna. Travel, so yun. May store kami, tapos mag-travel kami. Kahit saan, napuntahan ko na yung Bukol. Ayan. First time ko yung makapunta ng iba't ibang lugar. So yun. Kumuha din kami sa sari-sari store noon, yung budget namin. Ano, alam mo yun. Yung magastos at travel ngayon, pulubi later, yung chinkitan. So yun. Yun, parati kaming pulubi at that time. But, hindi naman parati ganun. So, siguro dumating din sa point na na-realize ko yun na mali yung ginagawa namin. Nag-matured kami. Saka namin naisip na kung sana inipon namin yun, eh baka may bahay na sana kami ngayon na naipundar. Pero, dahan-dahan na binago at hanggang sa naisip namin na nakapagpundar na rin kami ng may nabili akong dalawang lupa. So yun, sasakyan. Ayun pa yun, yung sasakyan naman hindi siya pang parang dead investment, pero malaking tulong din siya sa amin mag-travel sa Zamboanga City para sa follow-up check-up ng papa ko. So yun po, malaking tulong din siya. So hindi naman ako nagsisisi na mabili yun. Second hand po yun from sa tita ko po. So yun po. So ngayon naman, mga 2018 ata pa lang, nagkaisip ako na yan, dapat may savings para sa future namin kung gusto namin magkaroon ng bahay. Tapos nung nagkaanak ako, iniisip ko na yung baby ko. Dapat ma-prepare ko na yung ano niya, early pa lang makapag-prepare na ako, makapag-ipon ako para sa pag-aaral niya in the future, kahit na 3 years old pa lang siya ngayon. So yun po, natutunan ko din yun kay Sir Vince Rapisura. So yung pag-invest. So ngayon naman, may gusto na naman kaming i-invest, gawin, parang passive income siya. So hopefully sana ay matuloy talaga, kasi malaking tulong din yon. So yun lang din po yung struggle namin. So sa ngayon, so far okay naman po ang takbo ng sari-sari store namin. Unti-unti na namin natututunan yung pag-handle. Tapos pag may problema ako, question ako sa tungkol sa sari-sari store, nilalapitan ko ang mama ko, nag-aasa ko ng advice galing sa kanya. So yun po, from nurse to entrepreneur. Parang sobrang passion. Parang gusto ko din talaga ng magnegosyo talaga. Kasi bata pa lang ako, nagtitinda-tinda na ako ng mga candies, ganyan. Tapos, yun, benta-benta. So dun, tapos nung nag-college po ako, lahat na lang binenta ko. Perfume, sabon, load, yan. Hanggang sa nagtrabaho ako, load pa rin ako, nagbibenta ng load ng Avon, ng Natasha, yung Boardwalk, yun, parang nasa ano ko na talaga yung negosyo yun. So yun po. Pero bumalik ako, nag-duty ako sa dito sa provincial hospital namin. 2018 yun siya. Opo, 2018, pero hindi kinaya. 6 months lang ako. Hindi ko kinayang magbantay ng tindahan, tapos kinagabihan mag-duty. So sobrang nahihilo ako. So yun, hanggang 6, tinapos ko lang yung contract ko ng 6 months. So dun lang po. So ngayon po, pinaprioritize ko muna yung pagiging mamshipreneur ko po. So yun lang po guys, ang kwento ng aming sari-sari story. Sana po hindi po kayo narito sa kwento ko. Yes. Okay guys, salamat po. Thank you po pala sa aking mga bagong subscribers. Hi po sa inyong lahat. Aking mga bagong friends. Sa mga bago ko pong tagapanood, sana po huwag niyong kaligtaan na i-subscribe
i-subscribe ang aking channel at pakitap na din po ng notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. Hello.